Ito yung dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin siya. At napakahalagang usapin ito na dapat ito'y malinaw sa mga puso ng mga Muslim. Sabi sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga jin at ang mga tao, maliban sa sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos. Ang sambahin siya at huwag itambal. Ito ang pangunahing dapat na gawin ng isang nilalang o alibi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa sa isang ayat ng Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala kami ng mga sugot mga propeta sa lahat ng panahon at lahat ng nasyon upang ipasamba lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, at iwaksi, layuan ang mga Diyos-Diyosan. Ito ang dahilan bakit dumating ang ating mga propeta. Bakit dumating si Abraham, si Nuh, si Musa, si Isa, at ang huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipawaksi ang mga Diyos-Diyosan, para ipasamba lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dapat nating malagay sa ating mga puso at mga sarili. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinatatawad niya, inna Allah la yagfiru an yushraka bihi shay'an wa yagfiru ma duna dhalik liman yasha. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan ng tao kung nanaisin niya maliban sa isang bagay. Alin yun? Yung shirk. Yung ipagtambal natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kumilala tayo ng Diyos na iba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang panawagan ng mga sugot mga propeta. Ito ang dahilan na tayo umiiral dito. Kaya tayo dapat ay panghawakan natin ang pananampalatayang ito. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng kanyang ganap na relihiyon. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ang sabi ni Allah sa araw na ito, Yawm Arafah, sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawang ganap, kumpleto ang ating reliyon. At binuhos ko ang aking ni'ma sa inyo, biyaya sa inyo, at pinili ko ang Islam bilang inyong reliyon. Ano ang Islam? Ang Islam, ito ay ang pananampalataya na mula sa Quran at mula sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang dalawang ito ay kinakailangan ng interpretasyon. Kinakailangan ito ng tamang pag-unawa. Hindi pwedeng saganang atin. Hindi pwedeng nagbasa ka ng Quran, nagbasa ka ng sunna, at bibigyan mo ng sarili mong interpretasyon. Kaya merong nakasusog dito, merong nakasuporta dito. Ano yun? Yung paniniwala sa mga sahaba. Paniniwala sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkaunawa ng mga sahaba radiyallahu anhum. Hindi pwedeng sarili lang natin. Hindi pwedeng tayo lang ang magbibigay ng pakahulugan ng kung ano ang nakasulat sa Quran at kung ano ang nakasulat sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga sahaba, sila yung buhay nang inire-reveal ang Quran, nang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sunna, sila ang buhay na saksi. Sila ang merong pinakamalalim na pag-unawa. Alam nila kung kailan ni-reveal ang Quran at kung paano ni-reveal at kung anong dahilan, sila ang nakakaintindi. At kung paano ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sunna, paano siya nagsala, paano siya nagwudu, paano naghajj, lahat ito ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga saksi dito ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya sila ang nagparating sa atin ng mga bagay na ito. Kaya ang tamang pag-unawa ay paniniwala sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaintindi at pagpapaliwanag ng mga sahaba. Ito ang ating akida. Ito ang paniniwala natin. Tinatawag tayong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ito ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naniniwala tayo sa mga salafus salihin na sila ang dapat nating sundin. Ito ang akida natin. At anuman ang lumabas dito, anuman ang tumaliwas dito sa akida na to ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na lumabag dito, nagdagdag, nagbawas, sila ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahdata fi amrin hada ma laysa minhu fahuwa rad. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdagdag, magbawas sa mga bagay-bagay na inutos sa aking relihiyon, ay hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang Muslim,
na naghahangad ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang susundin lamang niya ay ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkaunawa ng sahaba. Kapag may ginawa siya o meron siyang pinaniwalaan na labas mula sa tatlong ito, ay siya ay mapapabilang sa mga ligaw na landas. Ganun pa man, ang manifestasyon na ikaw ay nasa tamang akida mula sa ating mga ulama. Ang sabi, wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Fa idha sahhatil aqida hasunatil akhlaq. Taba'an lidhalik afterwards. Fal aqidatu sahiha, aqidatu as-salaf wa aqidatu ahlus sunnah wal jamaa allati tahmil sahibuha ala makarimul akhlaq. Sabi, ang akmalul mu'minin, ang pinakaganap ng isang pananampalataya ng isang mu'min o mananampalataya ay ang pagkakaroon ng magandang akhlaq, magandang pag-uugali. Ang reflection dapat kung ikaw ay nasa tamang akida, nasa tamang paniniwala ng paghawak sa Quran at Sunnah, magre-reflect ito sa iyong tamang akhlak. Sabi, kapag nagtama ang iyong akida, hasunatin akhlak. Pati akhlak mo maiapektuhan sapagkat ang naglalagay sa tamang akhlak ng isang tao o ng isang da'i o ng isang mu'min ay ang tamang akida niya. Hindi pwedeng tatama, sasabi mo tama ang akida mo at hindi ito nagre-reflect sa iyong gawain. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako pinadala. Ang reason kung bakit ako pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, li utammima makarimul akhlaq, upang ganapin, perfectin ang kabutihang asal. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang akmalul imanan, tama ang iman, tama ang akida mo, dapat nasa iyo ang tinatawag na husnul khuluq. Ang tamang akhlak, dapat magre-reflect ito. Magre-reflect ito sa akida mo, lalabas ito sa akhlak mo, lalabas ito sa pag-uugali mo. Kaya nga naman sa tinatawag na Arba'a Masail ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yung tinalakay niya yung kaalaman, ilm, pagkatapos nito, yung pagsabuhay nito, amal as-salih, pagkatapos nun, pag nag-amal ka na, may ilm ka, merong kang gawang mabuti, saka yung da'watu ilayhi. Then that's the time you call people to it. Pag nagawa mo yung knowledge mo, tamang akida, tamang iman, at ina-apply mo sa sarili mo, at isa mahalaga dito, yung pagkakaroon ng tamang akhlak, then you call people to Islam. O call people, tawagin mo sila kung sila ay naligaw ng ibang sekta o ibang deviation, tawagin mo sila dito sa tamang akida. Sa paano? May blueprint tayo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Number one. Tawagin mo sila sa landas ng iyong Panginoon. Kung sila ay naliligaw sa ibang sekta o ibang paniniwala, tawagin mo sila ila sabili rabbika, number one, bil hikmah. Hikmah, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya, napakahalaga ng hikma. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tal hikma may yasha, wa may yu'tal hikma, fakat utiya khairan katiran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sino yung mga da'i, mga ustad, mga ulama, na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikma, binibigyan siya ng khairan katiran. Number one, kung gusto natin tawagin ng tao sa tamang landas, tamang akida, udo ila sabili rabbika bil hikma. Bil hikma ang number ang pinakamahalaga. Natawagin natin sila nang merong hikma. At ang hikma, ang paglagay sa kanya sa tama niyang kalalagyan. Diba? Hindi, sometimes ang hikma, kailangan mong serious. Kailangan minsan layin ka. Kailangan minsan soft ka. Minsan hard ka. Depende. Pero kailangan ang kasabay ng hikma ay yung pagkakaroon mo ng tamang akhlak. Number one yan. Tamang akhlak. Paano mo itatama ang tao? Tamang hikma. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idatil hasana. Tamang pangangaral. Good preaching. Maw'ida. Inspired people. Dito mo sila ilalagay sa tamang landas. May wisdom ka. Merong kang maw'ida. Tamang preaching. Good preaching. Wajadil hum billati hi ahsan. Pwede makipagtalo. No problem. Debate with them, billadihi ahsan. If the result is good, kung ang resulta ay maganda at sa pamamaraang maayos. Ito ang kailangan natin. Tamang akida. Nandyan yan. Lagyan natin ng tamang akhlak at yung blueprint na tinuro sa atin ng Quran para tawagin ang mga tao sa tamang akida. Hindi yung nauuso ngayon sa social media, na type of
pagdepende ang akida using bad akhlak, hindi ka makakatawag sa tao. You will not able to call. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Awa ni Allah ang pag-exist ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَبِلَ الْقَمْدُ مِنْ هَوْلِكَ. Kung harsh ang puso mo, harsh ang pamamaraan mo, sino kausap si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kausap ni Allah. Ya Muhammad, kung masama ugali mo, kung harsh ka, aalis sila dyan. Aalis si Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, aalis sila lahat. Kung harsh ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala sanang mga leaders na dadatay kung harsh. Kung ang pamamaraan natin, naiikisan mo, ipopose mo, wag sundin ito. Kung gusto mo tawagin sila sa bantamang landas at susunod dyan, wallahi ladin, Quran na nagsabi, tawagin mo sila sa hikma, susunod yung mga tao sa iyo. Isang example, sa Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, idhaba ila Fir'auna innahu taga. Fir'aun! Si Fir'aun, wala pang tulad niya ngayon sa mundo. After Fir'aun, wala pang tulad niya. Ano ba kayo? Bakit innahu taga? Kinlaim niya na siya Panginoon. And he's superpower. Superpower, nagclaim siya na siyang Panginoon. At pinapunta ang mga dua, Musa wa Harun. Idhaba ila Fir'auna innahu taga. Ano sabi? Ibash niyo siya, sigawan mo siya, pagalitan mo siya, maging harsh ka sa kanila, hindi. Fakula lahu kawlan layinan. Si Musa, may baston siya, nasa kanya ang mu'jisa, nasa kanya ang Nasrullah, tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero nung pinapunta siya, fakula lahu kawlan layinan. Magsalita ka ng mabuti sa kanila, kausapin mo sila ng maayos. Bakit? Bakit kausapin ng maayos? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahu yatadhakkar o yakshah. Yun pala ang tama. The right way pala para ang tao yatadakkar, makaalala, wayak siya, magkaroon ng takot kay Allah, fakula lahu kawlan layinan. Maayos na salita pala ang kailangan. Para ang tao makaalala, para ang tao matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pala kailangan magalit ka o sabihan mo ng masama. Ang tamang pamamaraan, fakula lahu kawlan layinan. Bakit? Kapag bumunta ka kay Fir'aun at nagsalita ka ng masama, anong ibabalik siya ni Fir'aun? Kaya kanyang patayin. Same as sa mga dua. Same sa dawa. Pag isang tao mali siya at mali ang approach mo, harsh ang approach mo, ang tendency babalik siya. He will reply worst. Kaya may mga ilang mga kapatid tayo na awam, ordinary people, na makakapagsalita na kahit labag sa kanila, na minsan mali nga because you put them in their position to say these things. Nalagay sila sa position. Wala man silang ilm. Maliit lang. At pinatulan ng isang ustad, alim, magre-response sa iyan ang worst. In the first place, dapat sa atin nagsimula ang pagpapakita ng kabutihan. And this is the problem. Ito ang problema, bakit merong mga nangyayaring fit na ngayon, especially social media. So, kung alam natin ang tamang pamamaraan, at paalala to, first sa ating sarili, na you response with them with good akhlak, response with them with wisdom, may hikma, at insha'Allah, la'allahu yatadhakkar o yakhsha. Makakaalala at matatakot at magbabalik. Si Allah nagturo sa atin ito para magbalik sila sa tamang landas. Kung mali akida nila, they will follow you in the right akida. Pero kung magiging harsh ka sa kanila, mag-i-stay sila. Lalo sila magkakaroon ng hatred sa mga Muslimin. Ito yung sinasabi natin. Tama. Dapat nasa tamang akida tayo. Paglaban natin yun. We will die for it. Akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyah. Ito akida natin. Tamang akida. Pero sometimes, nakakalimutan natin. We forgot. Na kailangan enable to call them. Especially, we are minority. 10%, 15% ang bilang natin sa 100 million. Ang awlawiya, ang priority natin is yung mga tao to guide them to Islam. Sayang yung pinag-aralan natin na 10 years, 5 years, 15 years. Then pagdating natin, hindi natin alam ang awla natin. Diba? Naubos ang ating strength na makipag-away sa kapwa natin Muslim. To fight against Muslim. At ang masama, minsan magkapareho tayo ng lugar. Pareho tayo ng pinag-aralan. Pareho tayo ng stand. Meron lang tayong isang issue na hindi tayo okay. Mali na akida. Samantalang yung mga tunay na lantaran, na open, na iba ang kanilang akida, iba ang kanilang pamamaraan, dapat yun ang ating dawahan. Even them, yung maling-mali na talaga, yung talagang totally mali ang akida, even them, kailangan ang da'wa mo bilhikma pa rin. Bilhikma. With wisdom. Eh paano pa kaya yung pareho naman kayo ng manhaj? Pareho naman kayo ng akida. Meron lang kayong mga khilaf. Misunderstanding. So, duan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay gabayan tayo.
Kaawaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paalala to sa aking sarili, for myself. At sa lahat ng mga kapatid natin na nasa pagpapalaganap ng Islam, na minsan hindi makarating sa atin ang ganap na kabutihan sapagkat hindi natin kayang isacrifice ang ego natin. Ego. Willing kayo sacrifice for da'wah, maraming kabutihan na magkakaroon. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Patuloy pa rin sa pagbasa ng aya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, bakit mo sinasabi ang bagay na hindi mo ginagawa? Ayaw na ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na nagsasabi at hindi niya tinutupad ang kanyang ginagawa. Kung ano dapat ang ating sinasabi, kung ano yung lumalabas sa ating da'wa, dapat ito yung isinasabuhay natin. Ito yung nilalagay natin sa ating buhay. Kung ano yung pinananawagan natin, kung ano yung da'wa natin, dapat i-implement natin sa buhay natin. Dahil ganun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga sahaba, hindi mo makikita sa kanila ang Islam with only with their words. Makikita mo ang Islam in their actions. Ang Islam, sinasabuhay nila sa araw-araw. Ito mga sahaba. Sinasabi natin, we believe in Quran, we believe in Sunnah, understanding of sahaba, who are the sahaba? Ginaya ba natin yung kanilang buhay? Yung kanilang pamumuhay? Paano sila nakitungo sa bawat isa? Oh, salafi, salafi, salafi. First generation, second generation, we love them. Ginagaya ba natin ang kanilang pamamaraan, methodology? Or it's just word. Kabura makatan in the mahi ang takulu manat. Where's kay Allah yun? Sinasabi natin sahaba, sahaba, understanding ng sahaba, salabi. Hindi naman natin ginagaya yung mga sahaba kung paano sila magtawa. Ito ang problema. Sabi pa sa Quran, wala tastawil hasana wala sayia. Hindi pantay ang mabuti at masama. Lalabas yan. Itfa billati hiya ahsan. Respond kung ano yung mas mabuti. No? Respond with evil ng mas mainam, with best manner. Itfa billati hiya ahsan. Hindi pantay o halyan ang masama't mabuti. Ngayon kung magre-response ka sa masamang salita, mag-response ka ng kabutihan. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pero hindi lahat may kayang gawin yun. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ang kayang gumawa lang ng mga tao na to na mag-response ng mabuti, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Yung kanilang mga sabar sa kanilang puso. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الْحَوْضِ بَعْضِ. At walang makakagawa nito maliban na bigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng truly fortunate, tunay na kabutihan ang ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu. Silang mga nag-response sa mga sinasabing kasamaan ng billatihi ahsan, ng kabutihan, may sabar ito. At the same time, bibigyan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kabutihan. Pinakamalaking kabutihan ang ibibigyan sa mga tao nito. Magdua tayo kay Allah na naway patawarin tayo sa mga masamang lumabas sa ating mga bibig. Gamitin natin ang social media sa pamamagitan ng mabuting da'wa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa mga tao, nang sa gayon sila'y matulungan natin. Yun ang responsibilidad na ating sinumpaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mga da'wah workers. Tayo mga nasa pagpapalaganap ng Islam. Ito ang ating dapat gawin nang sa gayon makita natin ang tunay na tagumpay ng da'wah dito sa Pilipinas. Kung kaya nating isacrifice ang ating ego, lan tanalul birhata tunfikum mimma tuhibbun. Hindi ka magiging tunay na mabuti o darating sa iyo ang tunay na kabutihan hanggat di mo kayang sacrifice ang mga bagay na mahal sa iyo. Kabilang dito yung ego, pride,
Sacrifice mo to for the sake of da'wah. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang magtataas sa'yo. Si Allah ang magtataas sa'yo, bibigyan tayo ng victory, bibigyan tayo ng tagumpay niya.